Yon, good day mga tol. So sa video natin ito, i-bike chat lang natin yung ating bagong road bike na Quest 4 Ultimate Aero. So huwag na natin patagalin to, tara. Pisa na natin yung bike chat na to. Here we go. Ito nga pala ang Quest 4 Ultimate Aero Road Bike. Isa sa mga pinag-uusapan, pinakamaganda at mabenta ang road bike ngayong 2020. Ano ba naman? Sa gandaan ng mga specs na nakalagay dito, napakamura din itong binibenta. Budget mail, ika nga. Kaya sa video na ito, susubukan natin tingnan at i-bike check ang road bike na ito at kung talaga bang panalo at sulit ba talaga ito mga tol. So, tara! So, simulan natin sa frame set. Aluminum alloy na naka-triple batted ang frame niya. Ibig sabihin lang na meron siyang tatlong magkakaiba-ibang size ng alloy sa frame niya. Naka-smooth welding na din to, kaya talagang napakalinis niyang tignan. Aerotype pala ang geometry ng bike na to. So, ibig sabihin lang na mas aggressive at mas maganda ang pasok ng hangin pag nagra-ride tayo. Meron nga pala tayong tatlong classifications ng mga road bikes mga tol. Hindi dahil sa nasabing road bike, isa na lang pang classification to. Meron tayong tinatawag na endurance road bike na mas magandang gamitin sa mga long rides. Meron lightweight road bikes na mas magandang gamitin sa mga ahon. At yung aero road bike na mas magandang gamitin sa sprint, mga time trial. Siyempre sasamahan mo din yan ng tamang aero position. Available nga din pala tong bike na to sa tatlong kulay mga tol. Meron tayong silver black, red black, at ito nga, yung blue black. So, meron kang tatlong pagpipilian na kulay kung nagbabalak kang kunin yung Quest 4 mga tol. Yung frame set nga din pala nito ay may lifetime warranty. Kaso lang sa pinagkuhanan kong bike shop, ang binibigyan lang nila ng warranty yung mga high-end na mga bike. So, hindi napasama yung bike natin dun sa warranty nila. Pero sa mga ibang bike shop, alam ko, nagbibigay sila ng lifetime warranty nito. Internal cabling din yung frame set na to mga tol. Kaya yan, dumaan sa top tube, palabas sa tulo ng top tube yung cable ng brake set niya. Kaya napakalilis talaga niyan tignan. Ayan no, so maliban sa napakalinis niyang tingnan mga tol, tapered na rin yung head tube niyan, kaya napakasulit talaga ng bike na to. Sa down tube naman mga tol, ang paint niya is glossy, tapos yung decals niya is medyo matte. So napakasimple lang ng design niya, pero maangas pa din tingnan. Sa top tube naman niya mga tol, meron lang nakalagay na Ultimate Aero na design na decals. Kaya simple pa din siyang tignan, pero maangas. Ang size nga pala ng bike na to is 47 cm, so good for 5'3 to 5'7 na height siguro. Search nyo na lang yung size chart sa Google mga tol. Yung seat tube pala natin is aerotyping design niya mga tol. Tapos internal type seat lock yung meron tayo, hindi tayo katulad nun sa mga quick release na seat lock lang. So kailangan pa natin ng allen para lang ma-adjust pa natin yung seat post natin. Ang haba pala ng seat post natin is 30 cm na galing sa ZYXXK ng brand. Yung seat stay natin is medyo nakababa ng konti, tapos medyo aerotyping design, so magandang tignan pa din. Pati yung chain stay natin, medyo aero din yung design, kaya magandang tignan. Smooth weld na din, kaya malinis siya. Yung stem natin is galing din sa ZYXXC na brand, so 90 cm siya. So yung drop bar natin is 420mm, tapos yung reach niya is 80. Tapos yung drop naman niya is 125mm. Yung fork natin is gawa sa carbon fiber na T800 bladed design siya. So wheel set naman tayo mga tol. So ang gulong niya is CST Caesar 700x25C alloy na yung rim natin.
Yung hubs niya is quick release alloy, so silvering na rin siya, front and rear. Tapos 24 holes sa likod, tapos 20 holes naman sa harap. Sa STI naman tayo, mga tol. STI niya is Shimano Soro R3000 inner cabling. So malinis siyang tingnan dahil sa loob ng cablings niya. Ito na rin yung latest version ng Sora. Yung brakes niya is from Z-Star, front and rear. So rim brake siya, mga tol. Sa drivetrain naman tayo, mga tol. Yung front derailleur natin is Shimano Sora R3000, tapos direct mounted na siya, no, mga tol. Yung crankset naman niya is from Prowheel Owns na Hollow Tech na, and then meron siyang 34 tsaka 50 feet yung bilang po ng ngipin ng crankset na yan. Yung RD naman niya is from Shimano Sora din, so R3000 din yan. Yung cogs naman nito is cassette type na, na mayroong 11 by 28 teeth. So yung 11 po is yung pinakamaliit na ngipin, tapos yung 28 is yung pinakamalaki. Which is para sa akin okay na rin kasi may pang change gear ka para sa mga ahon. Yung chain nga pala is KMC brand. So ayun, price reveal na tayo, no, mga tol. So ang price nga pala ng Cast 4 natin is umabot siya ng 28,000 pesos. So depende pa din yan sa mga bike shop na pupuntahan nyo. Meron ako nakita mga nasa 19 plus lang, yung iba nasa 22 plus. Kaso yung sa akin kasi pinaswipe lang natin sa credit card, kaya umabot siya ng 28,000. So medyo pahirapan din kasi yung stock ng Cast 4 ngayon, kasi siguro medyo nagtaas ng konti yung price niya, no. So ayun, yun ang presyo natin siya nakuha dito sa province ng Pampanga. So shoutout nga pala sa Arjan Bike Shop sa Balibago kung saan natin nakuha yung Cast 4 natin. Tapos shoutout na rin kay Buddy Kelvin P sa pagpapahiram ng credit card, pagpapaswipe sa akin. So yun, salamat tol. Pinareserve agad natin siya nung nakita natin siyang dumating, no. Nasaktuhan natin siyang dumating nung araw na yun. Pinareserve natin siya, tapos kinabukasan is kinuha na natin siya kasi sulit na sulit kasi yung bike na to, eh. Pogi na, maporma na. Maganda pa yung mga stock na specs na meron siya. Tapos kasyang-kasa pa yung budget natin dyan, lalong-lalo na sa mga beginners na katulad ko, diba? Yung weight nga pala niya nasa 9.4 kilograms, no? Based sa Google lang kasi wala pa tayong pantimbang, mga tol. Tsaka medyo napalitan na natin yung saddle niya, yung pedals niya, nagpalitan tayo ng clutch. So medyo bumaba na rin yung timbang niya. Siguro ngayon nasa 9 kilograms na lang siguro yung timbang niya. So ayun na nga, mga tol, no. So ano bang masasabi natin dun sa Cast 4 Ultimate Aero natin? Sulit ba siya? Pasok ba yung mga specs niya para sa ating mga beginner bikers? Para sa akin, okay naman siya. Maganda naman siya. Lalong-lalo sa mga rides na nasamahan ko, yung mga kaibigan ko, yung mga tropa natin na nagbudol sa atin. Nakasabay naman ako na try ko na din siya sa mga medyo rough road na daan. Hindi naman yan tayo binitawan, hindi naman tayo binigo ng kahit na aero type siya. Nakasabay naman tayo sa kanila. Tsaka yung price niya, medyo budget meal na siya para sa mga aero bike na naka carbon fiber na yung fork niya. So sulit na sulit talaga, maganda, di ba? Yun nga po pala, no, kung umabot na kayo sa dulo ng video na to, maraming salamat sa pag-support sa channel. Kung meron man kayong mga suggestions, mga comments, violent reactions, donations, comment down below lang po, tapos ilalagay na lang po natin lahat ng specs ng bike na to sa description para makita nyo din kung gusto nyo balikan lahat ng specs. Yun, kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong klaseng bike check, mag-comment lang po kayo. Siguro sa susunod, itry natin i-bike check yung mga bike ng mga tropa natin na naka-road bike din, yung iba naka-mountain bike. So yun, sana nakatutong video na to para makapag-decide kayo kung okay ba yung
specs ng bike ko para sa inyo or hindi ba. So yun, no. Shoutout nga pala sa CS Pajareros, sa NOC team na tsaka IT support ng cloud staff. So shoutout sa inyo lahat. Tsaka kay Christine. So sa susunod, kasama na sa mga video na gagawin natin, mga travels natin. So yun, no, maraming salamat po. Keep on sharing lang po, subscribe to my channel, click the notification bell. So yun, maraming salamat. Peace!